ngayon po ay ngayon po ay malapit na ang Pasko. Wala pa po akong wala pa po akong regalo sa mag-inang Mirna Panaglima. Ito po yung na-upload ko noon na ang bahay nila ay binabaha hanggang tuhod. Meron po akong ibibigay na yero, hindi pa po nadadala nung kaibigan ko. Ngayon po magpapasko, wala akong maisip mairegalo sa kanila. Tinanong ko po siya kung may TV sila. Wala daw po, sira na. Kaya naisipan ko pong ibigay sa kanya itong isang TV namin na slightly used, hindi ko po masyadong nagamit ito. Tatlo po ang TV namin dito, so naisip ko pong ipamigay nilang na lang para maibahagi sa ibang tao kaysa ma-stuck lang, masira. Kaya ibibigay ko po, i-impake ko po at ihahatid ko doon sa bahay nila. Ang bahay po nila mula dito sa amin ay about 1.5 hours sa jeep. Magko-commute na lang po kami kasi flat yung sasakyan ko. Saka dadalawa po kami nitong bata. Mahirap mag-drive pagka bata lang ang kasama. Hindi po ako bumibiyahe ng ganun lang pag sila ang kasama ko. Ito po yung TV'ng ibibigay ko sa kanya. Meron lang pong naanuhan ng tawag to, pintura. Pero bago pa po siya, bago pa. Hindi pa masyadong gamit dahil nung pong binili ko to, hindi nagtagal, in-offer sa akin nung sister-in-law ko yung TV'ng free sa kanila. So binili ko po yon. So yan po, hindi masyadong gamit to. Ano lang naman po ito, Samsung Galaxy. Yan, ihatid ko po mamaya. Samahan po ninyo ako. Ate, kumusta naman po si mother? Ayun po, yung kahit payat naman po siya, malakas naman po. Yun nga po, hindi po siya nawawalan ng upo. Kasi nga po siya. Kasi nung bata pa lang po kami, sa paglalabandera na po niya kami binuhay po. Kaya siguro po hindi nawawalan yung upo niya. Kaya kahit payat pa rin po siya. Sa paglalabada po niya, matagal po siya naglabada. Mula bata po kami, hanggang sa namin naglabada po. Ilan po kayo magkakapatid? Ano po, 6 po. Yung panganay po namin, yung nag-breast cancer po, hindi nga po namin na ipagamot dahil sa kahirapan nga po ng buhay namin. At yung iba naman po, may kanya-kanya na pong tas kulang pa rin po sa kanila yung kinikita nila at mga nagko-construction lang po. Minsan sa buhid lang po sila. Ayan, ganyan po kahirap ang buhay nila ate, kaya pagpasensyahan mo lahat na yung bigay ko ate ha. Sana magkaroon pa tayo ng pera bago magpasko para maano tayo. Okay, tanggapin mo yan, 1,000. Salamat po ate Esther at sa lahat po ng makakapanood po. Sana po matulungan nyo rin po. Opo, sige po. Salamat. Salamat po ate Esther. Sige, bye-bye.